Hello mga best, welcome back again sa ring channel. Sa inyo bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ng nanonood dyan, panonood dyan at pag-share ng inyong mga ideas and comments. Shoutout sa inyo. Sa mga bago, welcome sa inyo. Sisali nga pala para sa hindi ko kilala. Shoutout sa inyo mga best. So maraming araw, walang videos kasi wala talagang time best. At sa kasama ko sa trabaho, may sakit kaya everyday may pasok. Itong Monday, wala naman akong pasok pero marami din akong ginagawa. Shoutout sa inyo. In today's video, magbabasa ako sa isa sa nag-comment dito. Pero sana mapanood nyo ang buong video, baka nabilong doon yung comments nyo best. Shoutout sa inyo. Actually, basahin ko pala yung... Gusto ko sana isa-isahin, pero nasayangan ako sa oras kasi baka hindi ako makapag-video ng marami kasi marami pa rin ang gagawin. Shoutout sa inyo best kay Michelle Micaela. And yung sa tanong mo about dun sa foreigner na gusto mahingi ng... Ano sa'yo? Yung card, iTunes card. At yung kay sister naman, kay sister Sinaida... na yung afam mo ay kulang yung atensyon. So, una kayong dalawang una kong i-focus ngayon. So, today, basahin ko yung una si Sister Sinaida. Si Sally, sana mapayuhan mo ako sa isip ko. Nalilito kasi ako sa problema ko. Sa kachat ko. May kachat ako na afam. Mabait siya. Kaso lang, kulang yung binibigay niyang atensyon. Binigay niya para sa akin. Kaya dahil doon, nag-search ako. Kaya nakahanap ako ng iba. Kaso lang gusto niya i-meet up me agad. Sana mapayuhan mo ako, anong gagawin ko? Ayan. Si Sally, sana mapayuhan mo ako sa problema ko sa afam ko. Nalilito na kasi ako sa kanya. Shoutout sa you best, Sister Sinaida. Sinaida. So sabi mo, si afam yung una mong kachat. Medyo kulang yung atensyon na binibigay sa'yo. Kaya yun ang dahilan kung bakit na naghanap ng iba. Eh ngayon, meron kang nahanap at gusto kang i-meet kaagad. So ngayon, timbangin mo ba sino ang mas mabigat sa iyo? Sino? Hindi naman tayo maghanap ng iba kung kontento tayo sa isa. So iyan yung dahilan mo. So ngayon, kung dun sa isa siya ang dahilan kaya naghanap ka ng iba dahil kulang sa atensyon galing sa kanya, ibig sabihin noon hindi ka komportable sa kanya. Palayain mo na yung una, best, para hindi ka malilito. Palayain mo na yun, hayaan mo na siyang maghanap ng iba. Kung dito sa pangalawa, mukhang excited si afam. May mga afam din kasi na seryoso, na excited talagang makita ka, lalo na pag free sila, and parang nakahanda na sila, naghanap lang sila ng right person, at excited na talaga siya, ready na silang pumunta, gagawin yun best. Baka nakatagpo ka ng afam na ganun ang sitwasyon. Pero mostly, sa mga afam na ganyan, mabilis mag-akit na pupuntahan ka. Hindi lahat ng nagsabi ng puntahan ka, ay puntahan ka. Meron ding mga afam magsabi ng ganyan para maakit ka kasi alam nila yung mga babae excited na makita sila. So, pag-aralan mo muna itong bago. At yung una mo, kung naguguluhan ka na dyan at hindi ka na sigurado at medyo nawawala na yung feeling mo sa kanya, sabihin mo na lang sa kanya, we're not meant to be. Thank you for your time. You deserve someone else and I deserve someone else as well. Kasi nagsasayang kayo ng oras. Kung nag-chat kayo dyan, wala naman kayong panahon. Sayang ng oras dyan. Hindi ka naghanap ng iba dahil feeling mo may boyfriend ka pero wala nang panahon sa iyo. Baka maraming panahon yan sa iba. Kung lagi naman siyang busy at hindi nagpaliwanag, ay mukhang mayroong ibang kachat yung afam mo, best. Kasi sa mga seryosong afam, hindi nila hayaang mag-isip ka ng ganyan. Hindi nila hayaang makaramdam ka ng kulang sa atensyon dahil ayaw ka nilang mawala. Si afam mo parang ano lang, bahala ka, babae ka. Kung gusto mo ako, di magtyaga ka. Ganun, parang tinitira-tirang time lang yung binigay niya sa'yo. Option ka lang. Kung hindi siya busy sa iba, or kaya kung gusto lang niyang kausapin ka, kaya ka kinakausap. So sa afam mong una, kung ako sa'yo, kung hindi ako sigurado sa kanya, ay palayain ko na yan. Para hindi na maguguluhan ang utak ko. So sa pangalawa mo, kung seryoso naman to, eh bigyan mo to ng chance. Hayaan mo yung isang tao na paano siya magsalita. Ang ibig kong sabihin, paano magsalita? Kung yung salita niya ay may kasamang gawa ba? Kasi kung seryoso yan, yung sinasabi niya, gagawin niyang totoo yan. Kung pasaway naman yan, edi syempre, yung sinasabi niya, hindi niya gagawin totoo yan. Marami din kasing afam na magaling sa salita, wala sa gawa. So, para hindi ka na masyado maguluhan, palayain mo na yung una. Itong pangalawa, bigyan mo ng chance. At kung pasaway din to, basura mo rin to. Ganun. Maghanap ka rin ng iba. Ganun lang kasimple ang buhay, best. Huwag niyong pagjagaan ang afam na nagbibigay problema sa buhay ninyo. Ang dami na kayo nating problema. Dagdagan pa. Maraming afam na hindi pasaway, best. Maghanap ka. Kung itong pangalawa, kung feeling mo komportable ka dito, ito yung bigyan mo ng chance. At kung feeling mo seryoso siya at feeling mo seryoso ka rin, eh, huwag ka na maghanap ng iba.
Kasi doon kayo nalilito. Pag medyo okay na itong isa, eh medyo nakatali na yung feelings mo, eh naghanap-hanap ka pa ng iba, eh maguguluhan ka. Ayaw pa naman ng seryosong afam na ganun, na mukhang seryoso sila, nakatutok sila sa'yo, ikaw nakatutok ka naman maghanap ng iba. Ayaw nila ng ganun. Kung sa pangalawa mo, sabihin mo sa kanya na, are you really serious with me? Because I am here to find my future husband. A man who will be with me, or who accept me, who loves me for being who I am. Nako. Minsan, pag sa mga afam, hinayaan ko lang yan. Pero actually, sa mister ko, yung nagkausap na kami, the reason I stay or I join dating site is to find my future husband. I'm looking for a serious relationship and I don't have time to play game. I don't have time to waste. Ganon. So, sa mga afam naman seryoso, eh, ganyan din ang gusto nila. Pero sa mga pasaway na afam, okay, susundan ko yung gusto mo. Tingnan natin. Kasi alam na niya, may idea na siya kung anong gusto mo. So, ang seryosong afaw naman, huwag tagal. Habang tumatagal, lalong maging okay yan. Pag mapasawa yan, sa una, maging okay yan. Habang tumatagal, naging malabo yan. So, sa pangalawa mo, best, bigyan mo ng chance. Sabihin mo sa kanya na hindi ka naglalaro. Naghahanap ka ng seryosong relasyon. So, kilalanin mo mabuti yan, best. At hindi lahat ang nagsasabing pupunta, ay pupuntahan ka talaga. So, hayaan mo siya sa sinabi niya. Kung seryoso siya, hindi tutuhanin niya yan. Ikaw, handa ka na ba? Ganon. Handa na te, kaya nga naghanap. Ganon. So, kausapin mo mabuti ang pangalawa mo, best. Yung una, kung hindi ka sigurado nun at nagbibigay problema lang yun, basura mo yun. So, ganon lang kasimple ang buhay. Para hindi kayo malito, yung mga pasaway, basura nyo. Para linis-linis factor pag may time. Ganon. Maraming salamat sa iyo, best. At huwag kayong, sabi nga, huwag kayong basta-bastang mag-desisyon na ito na, porket afam yan. Sa dami-dami ba ng mga afam, tandaan nyo, ang kinabukasan nyo, nakasalalay sa pagpili nyo ngayon. Kaya kung sino pinili nyo, siguraduhin nyo na handa kayong tumanda kasama yan. Tandaan nyo, ang ugali ng isang tao, lalabas yan pag nagkasama na kayo. Kung ngayon pa lang, nagpapakita ng ugali hindi maganda, how much more kung mag-asawa na kayo, magkasama na kayo. Doon kasi lalabas yung totoong anyo. Ayan. Kaya sa iyo ba, sana ma-realize mo na yan ngayon. Kaya huwag kayong basta-bastang, ano dyan, ganito, eh. Hayaan mo ba, mag-desisyon ka ng ganito ang gusto ko. At walang sino magbababago dyan. Kasi alam mo naman na maganda yung desisyon mo, maganda yung plano mo, maganda yung prinsipyo mo, ganon. So maraming salamat sa pag-share mo, best. Ngayon, basahin natin si Mr. Micaela. Pa-help po, may kachat po ako, hindi naman po siya magpapakita. Hindi magpapakita sa video ko. Ang sabi niya, hindi ko po daw sasabihin na may kachat ko po siya. Ha? Na kachat ko po siya. Tas bilhan ko daw siya ng iTunes card. At isend ko daw dun sa company yung pera. Kasi nasa barracks daw siya sa ayun, sa ibang bansa. American military po siya. Hindi siya makalabas po, kaya nakikisuyo daw na bilhan ng iTunes card. Naku, nagawa pa ni Afang gawin kang katulong, best. Nagawa pa niyang mag-utos ng ibang... Naku, hindi ka naghanap ng Afang para gawing utusan, best. Ganon. Ano yan? Bangko ka? Sa mga seryosong Afang, hindi yan gawain, best. Sa mga seryosong Afang, ito yung time na nagpapa-impress sila sa sarili nila. Sinusubukan nilang ma-impress o ma-believe yung babae sa kanila, maniwala, or mapalapit yung karamdaman. Mapalapit yung pakiramdam mo sa afa mo. So, ito yung panahon na talagang gumagawa sila ng mga bagay na ma-attract ka. Sa mga seryosong afam. Pero ito sa pasaway mo, best, ginawa ka ng katulong. Ginawa ka ng utusan. Ginawa ka ng bangko. Ano akala niya? Sa ginagawa pa lang ni afam, sa isang, ano lang, ako kasi yung naghahanap pa ako, alam ko yung mga gusto ko at alam ko yung sino yung ayawan ko at yung papatulan ko. So, pag ganito kasing ugali, lumalabas niya yung ganyan, wala akong panahon sa ganyan, hindi ako nagre-reply sa mga ganyan. Kasi yung iba din, kumbaga, may ginagawa sila na medyo maakit ka. Yung parang medyo manatili ka sa kanya. Tapos kung medyo may tiwala ka na sa kanya, doon lalabas na yung gusto talaga nila na manghingi pala. Tandaan nyo, hindi kayo dapat naglabas ng pera. Ang seryosong afam, hindi nanghingi ng pera yan. Sila ang nagbigay most of the time. Kung kuripot ang afam nyo ngayon at hindi nagbigay, ay sinusukat ka nyan, best. Baka manghingi ka. Kasi marami ng afam na maraming experiences sa buhay nila na hiningian sila ng pera.
Kaya medyo ganun na rin sila. Sumusukat-sukat factor na ang mga lolo. Sa'yo, best, huwag kang maglabas ng pera. Kung ako sa'yo, hindi papatulan yan. Sayang oras ko dyan. Maghanap ako ng iba. Ganyan ako mag-decide. So, sana ma-realize mo, best. Hindi porket afam yan, soldier yan siya, o nung ginagawa niya, military siya, ano siya, ay papatulan mo dahil maganda ang future mo dyan. Yun ang iniisip mo. So, hindi ko naman sinabing ganyan ang isip mo, best. So, posibleng mag-ano tayo, ay military to. Maganda to, eh. Ganon. So, pag ganyan naman ang ugali niya, best, ganyan kanya itrato, naku, di bali nang walang foreigner pag ako mag-decide, ha. Pag ako mag-decide, di bali nang walang foreigner kung ganyan ang ginagawa niya sa akin. So, depende rin yan sa'yo, best, kung anong gusto, ano bang feeling mo sa kanya na kaya ngayon nalilito ka na ano bang gagawin? So, nandun ka sa gitna, parang gusto mong magbigay, parang ayaw mo ring magbigay. Ako pa sa'yo, huwag ka magbigay at basura mo yan. Ganun talaga mag-advise din. Kasi kawawa ka, baka bandang huli dyan ay ikaw naman ang iwanan yan at marami yung kausap. Hindi natin alam. Huwag kayong basta-basta maglabas ng pera sa taong, lalo na pag hindi nyo pa masyadong kilala. Ayaw pong magpakita. Isa yan sa mga signs, mga hindi seryosong afam, ayaw magpakita. Pero meron naman talagang afam na yung sa trabaho nila bawal magpakita. So ikaw, kaya mo bang magtsaga sa ganon? Na ayaw magpakita? Pag ako kasi, meron akong isang batas sa buhay ko na pag ganyan si afam, ayaw magpakita. Walang panahon sa mga afam na ayaw magpakita. Eh, obvious naman kung nakipag-chat ka, it's obvious naman na gusto mong makita yung babae. Eh, kung nang gusto mong magloko, eh di, hindi ka magpapakita para hindi ka mahuli. So, ganon lang yun. So, ingat-ingat factor best. Basta ang advice ko sa iyo, mag-ingat ka dyan. Hindi lahat ng, hindi ginagawa ng mga seryosong afam yung ginagawa ng afam mo. Kaya mag-ingat ka dyan. Kahit mapera ka dyan, ibigay mo na lang doon sa mga mahirap. Matutuwa ka pa. Matutuwa pa sila sa iyo. Pag ganyan, ay nako, kung soldat siya, ay marami siyang pera. Wala nga tayo, hindi ka siya mangkalabas, kaya nga nanghingi. Ganun. Ay, nasa sa'yo na yung best, kung manghingi siya, tapos bigyan mo, nasa sa'yo na rin yun. Pero para sa akin, ayo, walang panahon sa ganyan. Maghanap ako ng iba pag ako. Ganun, maraming salamat sa pag-share mo, best. And kay Joe Bert, basa na ako dito. Dapat may income ka din. Mas maganda yun yung may sarili kang negosyo or income. Di naman masama na kumikita ka ng sa sarili mong negosyo. Yung hindi nagbigay ng pera, naging kuripot. Ayan, so hindi lahat ng afam talagang maluwag sa pera, best. Kasi para sa kanila, pinaghirapan yan. Lalo na ngayon, mahal na lahat. So, yung ibang afam ay makuripot sa pera yan. Yung iba naman, kahit may pera, ayaw maglabas kasi meron na silang experience na niloko sila. So, pag ganun, okay naman talaga yung may sarili kang income para hindi ka umaasa. At gusto pa naman ang mga seryosong afam, yung mga ganun, yung kaya mong tumindig mag-isa. Bakit hindi mo makatindig? Ibig sabihin yung kaya mong bilhin yung mga gusto mo dahil ang sikap ka, ganun. Dahil para sa kanila, pag ikaw ang naging asawa, lalo na pag-afam nyo ay hindi mayaman, alam nila na hindi ka pabigat. Ganun yon. Kay Sister Lenny, te, need na ako imong advice para malinawan man yung akong utok nga naglibog. Unsa may advice yung kinahanglan, best? Unsa may problema diha? Saan? Anong problema, best? Ganun. Kay Gemma Lonzano, ako yung nag-alaga ng pusa. Nagbibigay naman siya pag may problema ako. Pero mostly, di ako nagsasabi ng problema kasi ayaw ko na isipin niya pera lang ang habol ko sa kanya. Salamat sa advice mo, best. Medyo may pagkakuripot siya. Oh, hindi lahat ng afam kasi may pera. Kaya para sa kanila, lahat ng perang lumalabas ay napupunta sa kung ano talagang kailangan. Kay Veneva, good afternoon, Ate Sally. Watching in Hong Kong. Shoutout sa yung lahat sa Hong Kong, best. Kay Maria Consorcia, Hello po. Pag sumali po ba sa Christian Filipina, may bayad po ba? Maraming salamat. Depende, best. Kung may pera ka, pwede kang magbayad. Pero kung wala kang pera, pwede kang sumali dyan. At marami na tayong mga kapatid na sumali dyan na nagtagumpay at nagkaroon ng asawa. So, you can still join for free. And sendan mo lang sila ng wink, yung mga afam na type mo. Try mo rin silang sendan ng message. Pag nasend yun, ibig sabihin nagbayad si afam. Kailangan lang ng isa sa inyo magbayad para ma-send yung message doon. Ma-open yung communication. Pero kung nag-send kayo, ayaw ma-receive, eh, si afam hindi nagbayad yun. Kaya sendan nyo lang yung lahat ng mga gusto nyo. Malay mo, ma-send yun. Pero ang wink kasi dyan, ma-send yan. Ang wink ay isa yan sa way para ma-feel ni afam na interesado ka. Kung type ka ni afam, eh, magbayad yun kung hindi pa siya nagbayad.
Kay Jeanette, napakagaling mo pong magpayo, ate. I will follow all your advices and thank you so much for this very informative video. God bless you always, ate, and to your husband. Salamat sa iyo, best, and good luck sa relation, good luck sa love life mo. So, good luck. Lahat mga best, take care and stay safe. God bless.